Mga Gawa, Chapter 25, Verse 15 at 27. Tungkol sa kanya nang ako'y nasa Jerusalem, ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa mga Hudyo ay nangibigay alam sa akin na hiningi ako'y humatulaban sa kanya. Sa kanya na'y aking sinagot na hindi kaugalian ng mga taga-Roma na ibigay ang sinumang tao hanggang hindi nahaharap ang isinasakdal sa mga nagsisipagsakdal at siya magkaroon ng pagkakataong magkagawa ng kanyang pagsasanggalang tungkol sa sakdal laban sa kanya. Nang sila nga'y mga katipon dito, ay hindi ako nagpaliban, kundi nang sumunod na araw, ay lumuklok ako sa hukuman at ipinaharap ko ang tao. Tungkol sa kanya, nang magsitindig, ang mga nagsipagsakdal ay walang anumang sakdal na masamang bagay na maiharap sila sa gaya na aking sinapantaha. Kundi may ilang mga suliranin laban sa kanya tungkol sa kanilang sariling relihiyon at sa isang Hesus na namatay na pinatutunayan ni Pablo na ito'y buhay. At ako palibhasa ay naguguluhan tungkol sa kung paano kayang mapagsisiyasa ang mga bagay na ito. Ay itinanong ko kung ibig niya pumaroon sa Jerusalem at doon siya hatulan tungkol sa mga bagay na ito. Natakwat ng mga kapaghabol na si Pablo na siya ay ingatan upang hatulan ng emperador, ay ipinag-utos kong ingatan siya hanggang sa siya ay maipadala ko kay Caesar at sinabi ni Agripa kay Festo. Ibig ko rin sanang mapakinggan ang tao. Bukas, sinasabi niya, siya ay mapapakinggan mo. Kaya't nang kinabukasan nang dumating si Agripa at si Bernice na may malaking karilagan at nang makapasok na sila sa hukuman na kasama ang mga pangulong kapitan at ang mga maginoo sa bayan, sa utos na Festo ay ipinasok si Pablo. At sinabi ni Festo, Hari Agripa at lahat ng mga lalaking na nangariritong kasama namin, nakikita ninyo ang taong ito na tungkol sa kanya nagsasakdal sa akin sa Jerusalem. At dito naman ang buong karamihan ng mga Hudyo na nangagsisigawang hindi marapat na siya ay mabuhay pa. Datapwat aking nasumpungan siya ay walang anumang ginawang marapat sa kamatayan. At sapagkat siya rin ay naghabol sa emperador, ay pinasiya kung siya ay ipadala. Tungkol sa kanya ay wala akong alam na tiyak na bagay na maisusulat sa aking Panginoon. Kaya dinala ko siya sa harapan ninyo at lalong-lalo na sa harapan mo, Haring Agripa, upang pagkatapos ng pagsisiyasa ay magkaroon ng sukat na maisulat sapagkat inaakala kong dikatwiran na sa pagpapadala ng isang bilanggo ay hindi magpahiwatig naman ng mga sakdal laban sa kanya. Amen, Lord.